Dito ng ano rin, kung si Lyoko. Ito bang ano, GM, nagkaanak ba siya? Si Bobby Fischer? Parang wala eh. Dito sa isang babae na Pilipina. Yun nga yung naririnig ko na may nagsabi na may anak daw si Fischer. Pero, nagpaano pa nga, ano yung tawag dyan? Parang yung test. DNA test. DNA test, negative. Ewan ko kung totoo yun. Pero, pagtitignan mo naman yung anak na babae, parang wala, dapat may konting ano, di ba? Yung konting hawig man lang. Kunti, kaya sa color, no? Wala, parang pinayang color eh. Pinayang ano. Hindi naman masyadong black, pero mayumanggi. Kita naman natin. Pero nagbabasa ako, minsan mayroong nangyayari na yung anak, ang nakuha sa mother lang. Mayroong nangyayari naman gano'n. Kaya yung pag-DNA testing naman, hindi natin malaman kung ano naging result. Makanilikot na yun. Talagang mahiwaga ang ano pala. At saka yung nagkuha nung ano daw doon, parang yung kay Bobby sa libingan niya, yung gumawa ng ano daw dyan para i-test, no? Whatever, gumawa ng kung ano doon, no? Ang DNA. At ang DNA, doon sa Reykjavik, sa ano, Iceland. Actually, bawal daw yun eh. Sa ano nila, sa kaugalian, bawal yun eh. Na hindi nila ina-allow na pag nakalibing na. Ewan ko, for some reason, pinayagan nila ito na kumuha ng ano roon. Saan gagamitin daw yun? Hindi na nga, sa DNA. Para sa... DNA. Sa anak niya, yung ano. Oo. Para sa anak talagang niya. Sino po nag-request? Match ang ano. Ha? Sino nag-request na magpa-DNA test? Yung pa-DNA testing? Opo. Hindi. Siyempre, nagki-claim na eh. Di ba? Nagki-claiming na eh. Claiming. Kailangan talaga under the... So, nagki-claim yung ano, yung girlfriend niya, alam may anak. Nagki-claim kahit pa paano. Nagki-claim din yung ano. Asawa sa Japan. Ah, yung Japan, wala. Wala naman silang anak eh. Ang claim niya... Yung may ano niya. Ha? Yung nagkasal sila. Oo. Yung ano niya siguro, paper. Hindi natin alam kung genuine din yung paper na yon. Kung di ba, malay mo kung ano lang yung gawa-gawa. Tapos ipag, yung nag-decision, kung basta may pakita ka lang, kahit na fake yan, ikaw na. Ano ba naman yun na ayan. Yung nag-decision? O, partihan ka lang namin. Kasi mga $4 million yun siguro yung sa bangko ni Bobby. Ah, nung namatay siya, ano, GM, talagang may pera pa rin talaga siya. Oh. Talagang grabe pala. Ang pera eh, 3.5 million yung napanalo niya eh. Magkano yung interest nun? Palagay mo na lang, ano? Ang laki ng interest nun? $3.5 million. Ha? Magkano ba yung interest nun? Palagay mo na lang magkano ba? Palagay ko yung kinakain namin na $300 a day. Interest lang. Wala pa nga sa kalitinan siya sa interest ng ano eh. Oo nga, nung naka-pondo diba? Niya. Kung gano'n kasi, pag naka $4 million ka, malaki-laki na interest nun eh, no? Laki nun. Grabe pala. Hindi mo na, i-compute natin. Kung $4 million, magkano kaya ang interest usually? Sa video ba? Ano? Sa baron ba? Hindi po, wala ko. 0.2 ba? 0.2 a month. Oh, a year? Sobrang bilit naman. Maliit po talaga pag sa bank. Ay, lumalaki ata kapag ka, ano, pag sa... Pag US na yung... Hindi, pag... Depende kung saan banko niya, yun ano, dineposit eh. Di? Swiss bank eh. Ah, okay. Swiss bank. Pero malaki yun. Kung sa isang taon, malaki na yun. Yun lang, pwede na niyang hindi, gamitin point two. Pero masyadong maliit for one year, baka per month yun. Baka per month. Oh, tapos pagka nag-add? Pagka i-add mo mga 2%, di ba? 2% a year.
Oh, eh, maski 2% lang nun. Magkano bang 1% ng 4 million? Kasi ang 10% kasi ng 4 million ay ano, 400,000. So, lalabas 40,000. Diba? Grabe, ganun kalaki pala, no? 40,000! Yung 1% pa lang yan? Hindi. 1%? 2 million sa atin. 2 million peso sa atin mahigit na yun. Kaya nga eh. Eh tapos kakain kami ng ano, dinner. $300 for a... Baliwala. Baliwala, ano? Pag kami malaki ka ng pera, ano na eh. Baliwala. Pero sana naman lang, GM, no? Sana naman lang na-enjoy niya yung pera niya, nagamit niya sa enjoyment niya, sa pagpapa-enhance ng katawan niya, or gano'n. Wala nga eh. Wala pang nag-aaral, yun lang. Pressure nga ba siya? Ang daming nag-hitrat sa iyo. Hindi niya nagamit yun, parang hindi niya masyado nagamit. Hindi nga masyado nagamit, hindi naman siya masyadong ano kasi, basta sa kanya lang, yung kasama ko siya, healthy food, tapos, yan na, kaya lang, ang problema, iniisip na naman niya yung mga kalaban niya. Psychological konti. May nabanggit ba siya, GM, na ano, na patungkol kay Karpov? Kasi si Karpov ang nag-candidates champion nun. Eh, siya dapat ang kakalabanin ni Karpov eh. May nabanggit ba siya na... Parating niya binabanggit na...